Yes. Eh, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back po ulit sa ating update dito sa may phase 2 ng beach nourishment project, no, ng Manila Bay Rehabilitation. Ayan. So, ayan, no, pinapatag na yung mga ayan, buhangin. Yung mga na-wash in na buhangin dahil sa sunod-sunod na bagyo, no. Ayan na siya po, oh. Ayan. Oh, pinapatag na siya. Ayan. Kaya, pag napapansin nyo dito, medyo maumbok sa pinaka-shoreline, no, ng phase 1 dahil sa mga na-wash in nga. Sand feeling doon sa may barge ay tuloy-tuloy pa rin. Ayan. No, gamit yung black sand. At ito yung mga truck na ginagamit nila, no, lagayan ng mga buhangin. So yan, and dito sa kabila, no, yan, kararating lang po ngayong umaga ay tanghali. Yan. So may bagong dating po, no, na black sand na naman. Yan, isang truck ng black sand. So, gaya nga ng sabi ko kahapon, no, ayan, sunod-sunod po yung dating ng mga buhangin dito sa Rojas Boulevard bilang paghahanda po sa pagtatambak sa phase 2 area ng buhangin. Ayan. So, once na matapos itong preparation nila, no, sa mga beach protection sa JO Tubes, ayan, sigurado kasunod na po yan yung pagtatambak nila ng buhangin. So, update natin kaninang umaga habang naka-live tayo, no, kapansin-pansin na naman yung pagbabago ng kulay ng dagat dito sa May Rojas Boulevard. Kaya ang dami na namang ibon na nandito kanina, no. So, pag ganun nagbabago yung kulay, nagpaparang kulay ano siya, no, milky emerald yung kulay niya. Yan, maraming mga naglalabas ang mga alimasag at mga isda kasunod nun. Yan, kaya kanina ang dami na naman po mga ibon dito sa paligid po ng Rojas Boulevard. Yan, so ito ay i-unload na nila, no, yung bagong dating na black sand. So yan po ay tinatawag nilang borax sand, no, yung buhangin na galing pong Pampanga. Ayan. And dagdag ko na rin, no, yung ginagawa nilang pagtatambak ng buhangin dito as beach nourishment, no, ay meron po yung mga kaukulang binipisyo, no, para sa ating karagatan. Gaya na lang po na ng black sand na yan. So yan po ay may mineral, no, na nakakatulong sa pagpapababa ng coliform level. Yung dolomite sand naman ay nakakatulong sa pag-neutralize po, no, ng pH level ng dagat. So hindi lang po yan basta nilagay. Yan po ay may akaakibat. Kaya nga po tinawag na nourishment dahil nakakatulong siya rin sa ating karagatan dito sa Manila Bay. Ayan, no, para lang din po sa kaalaman ng lahat, yan yung mga bagong viewers po natin, no. Ayan, yung una pong tinatambak, bakit black sand? Yan po ang unang nilalagay talaga, no, ng contractor kahit dito sa phase 1. Yung unang tinatambak nila ay yung black sand. Parang yung kapal niya is nasa 1.9 meters yung kapal na black sand. Then, after ng black sand, no, maglalagay sila ng geotextile fabric. And
Lastly, yun nga po yung Dolomite Sand, yung pinakataas. Ayan, kaya yung nakikita natin dito, no, ayan, yung Dolomite Sand. Pero sa ilalim po nyan, inilagyan po yan ng black sand. So yung Dolomite Sand ay parang nasa 1 metro yung kapal niya. So yung binabagsak nila ngayon, no, na black sand ay mas madami kumpara nung mga nakaraang araw na nagsisimula sila dito sa sand filling ng mga Geo tubes. So ngayon parang talagang gabundok na na black sand yung nakikita natin dito sa paligid po ng phase 1. And ito, pakita ko lang sa inyo, no, yung ginagawa nila sa area kung saan nga nagkaroon ng wash-in. Ayan na po. Ano, pinapatag na nila ulit. Ayan, and kitang-kita nyo naman, no, hindi inanod yung Dolomite. Andyan sa ilalim po. Ayan, pag tinatanggal yung mga nawash-in na buhangin, so kitang-kita nyo, nandyan yung Dolomite Sand po sa ilalim nyan. Ayan, yan po yung paliwanag ng DNR po, no. Wash-in, hindi po wash-out. Yun yung kung saan yung black sand ay pumapailalim, no, I mean pumapaibabaw sa Dolomite Sand. Ayan po yung proweba, nakikita nyo, ano, ito na may mga kulay brown, no, parang light brown na mga Dolomite Sand. Ayan, pagkatanggal ng mga black sand sa taas. So yun, tuloy-tuloy na. Tuloy na itong phase 2 ng beach nourishment. So, naantala lang po yan, no, dahil sa mga sunod-sunod na bagyo nung mga nakaraang buwan. Kaya, naantala din yung mga trabaho nila dito. Yan, so yung nakikita nyo po yan, no, yung sa may barge, yan po yung sand filling na ginagawa ngayon. Yan, merong running water dun sa parang rectangular na ano, no, na concrete. And yan, no, yan ipapasok ng heavy equipment yung buhangin kasama yung tubig. So papunta po yan dun sa Geo tubes. Yan. From filling, no, next step nyan is dewatering. And of course, yung last ay consolidation ng Geo tubes. So ganun po yung pag-setup ng Geo tubes, no. Filling, dewatering, and consolidation yung pangatlo. So,
mag-unload na sila, no, ng black sand. So, ayan, no, unti-unti nang binabagsak. Panibagong gabundok na naman na black sand yung dumating dito. Bali, unang beses namin to, no, na naaktuhan itong pag unload ng black sand dito sa my phase 1 area. Ayan, so yan po muna ang ating update ngayong araw ng Huwebes, no? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, no? Please subscribe po sa ating channel. Ayan. God bless everyone and mag-ingat po tayong lahat. And maraming salamat po.